time check, guys. Grabe, exactly 10:31 in the morning. Eto, naka-flying position na sila. Paronda muna tayo. Let's go! Nag-gumahon! So maganda yung araw ngayon, mga kalapatid. Hindi masyadong makulimlim. Ayan. So tara, labas na. Practice tayo. Ayan, may mga ibon na kagad dun sa bubong, oh. Ayan, hindi ko ibon yan, guys, ha. Ayan yung nakakahawa sa mga ibon ko. Pero tingnan natin, guys. Observe natin kung pupunta pa rin yan yung mga ibon ko. Ayan. Uy, kayo dyan. Balita. Ayan, si Brownie, oh. Umataw, oh. Mga tipler, tatlong tipler. Yung tatlong tipler, bababa ko na yun. Gagawin ko na lang mga yaya yan. Nakita ko kasi magkapares na sila, eh. Kaya pwede na gawing yaya yan. So for today's video, ayan sila, umarya na, guys, oh. Ayan, maganda kasi yung panahon ngayon. So ayan, gagawa tayo sa loft. Try natin makatapos ng isang side. May sarado ko yung ilalim. At saka may sarado ko yung pintuan. May kabit ko na yung pintuan. Napinturaan ko naman na ng, ano yun, ng puti. So tara, samahan nyo kami for today's video. Let's go! Yung mga warriors natin, oh. Para mga sundalo. Di pa yan kumakain, guys. One time feeding sila. Guys, ano, ito muna pagkakabalahan ko. Mag mga BS powder. Ayan. Pamplashing natin. So, eto gagamit tayo ng number 3. Actually, dapat number 2. Kaso medyo bababaan ko lang yung dosage. Kaya number 3. Mas maliit yung number 3, guys, kasi sa number 2. Usually, number 2 yung ginagamit ko. Pero ito kasi may bago kong dating na number 3. Kaya number 3 na lang gagamitin ko. So, after ng BS powder, mamaya 4-in-1 naman. Ay, marami tayong stock ngayon yan, kaya mag-aano ako. Mas matipid, guys, pagka kinakapsule. At least kung konti lang yung ibon nyo. Ayan, pwede nyo silang bigyan nito. Pero pag marami naman, tulad nung sa pliers ko sa taas, pag binigyan ko sila, naka-ano na, naka-sachet na. So, nagkakita ko ng isang box. So, lima-lima lang ang gagawin kong capsule. Limang 4-in-1. Okay, guys, mamaya ulit. A few moments later. So, ito na nga, guys. Ano, pansin ninyo, sakto-sakto lang yung pagkakapuno natin, no? 4-in-1. Ayan, kulay dilaw siya. So, tiglimang packet yung binuksan natin. Ayan. So, more or less, nasa 140 to 150 yung isang ganto. Ayan. Pieces, ha? Ayan. Ito naman, sa ganun din. Kasi parehas naman sila ng ano, eh. Ng bilang ng ano. Sachet. So, tiglima. Okay, guys. So, maya ulit. Let's go! 2 hours later. Check, guys, grabe, exactly 4:01 in the afternoon. So ito nga, guys, umaambon na. Ayan, so ito, nag-stop muna ako sa pagkatrabaho dito. Pero update ko kayo sa atin, naging progress. Ayan, nag-ilaw-ilaw na tayo rito. So ito, guys, saka ikabit ko na. Meron na tayong harang dyan. Parang release niya, parang hindi na siya lalabas. Ayan, kabila doon sa baba. Tapos ito, ayan. Ayan, nagkabit ako ng ilo kasi dito ako nagawa ngayon. So, ito ang target ko is patakpan natin ng plywood. So, may plywood pa akong isa rito. Ayan, unahin ko na dito sa... Ayan, para matakpan. Ang pangit kasi, di ba? Unahin ko sa ilalim, pataas. Pag ganun. Tapos, dito sa ilalim, naikabit ko na rin itong ating hangharang. Ayan, o. So, pwede tayo maglagay ng poop tray dito. Susuportahan ko na lang yan. Susuksukan natin ng poop tray. Kasi ang poop tray dyan, yung manipis lang, o kaya plywood, pwede rin. Ay, gumagalaw, oh. Gumagalaw. Yung melding, gumagalaw. Kumaga, nagka-crack-crack yung mga, ano, yung mga, tawag doon? Yung, minatatanggal-tanggal na, ano, takip. So, ito, guys, mamaya pipinturahan ko para at least magandang tingnan. So, ito, guys, ano to, recycle material lang to. Yung mga ginagamit ko, gano'n, oh. Yung sa shelves natin, ayan, kinakabit ko rito. Para hindi na tayo masyadong magastos ang pa. Kasi wala tayong budget.
So ang target ko ngayon is matapos ko to, mailatag ko, mapuputol ko to. Papatuka muna tayo kasi alas 4 na, puputulin ko yan. Kakabit natin dyan. Tapos kung ano yung matirang balanse, tsaka talaga natin kakabit yung kasi wala pa tayong materyales. Pero more or less, ito magagawa natin. Pwede ko rin sigurong anuhin. Diba hanggang dito yan? O ito maliit na portion na to, dalawang hati na lang. Basta gawa natin yung paraan para at least matapos itong side na to. Kasi ito guys, pwede nang lagyan. Inalis ko na yung ano dito eh, ito. Kasi wala pa tayong magandang sistema dyan para ikabit to. Pero ito plano ko itapusin to para at least maganda ganang tingnan. Pati ibabaw niyan, tingnan natin kung pwede natin lagyan ng plywood para hindi siya mukhang ganyang bakal. Okay guys, tara, patuka muna tayo. Umaambun na. Ito yung mga babies natin, gutom na. One time feeding to. Ano baby? Mga Arthur Banded oh. Ex Machina bird. Maganda nila oh. Ito may sibulutong. Peter C. Ama ba Peter C? Okay guys, tara, let's go. So ito guys, inuna ko na nga yung mga bulingkit na to. May nakalabas pang isa oh. Oh, kapasok ka rin pala. So wala pa sila tubig guys. Inuna ko muna yung patoka. Ayan. So maambo na. Kaya kailangan mabilis tayo magpatoka. Kawawa naman sila oh. Tulad yan oh. Yan, kinulong ko sila dyan maghapon. Hindi ko sila pinababa kasi naglinis ako ng ano. Ayun oh, dami oh. Daming tae sa ilalim oh. Pag nababasa kasi ng ulan, matik yan, nililinis ko na. Yan, bigyan sila patoka guys. Nakataranta sila guys ano? Alam na rin nila yung ating sipol guys. Sila nyo ha. So ire-ready ko na yung patukan nila. Eto guys, may natural line. Ayan. So since one time feeding lang tayo, wala na tayong plain water. Kasi sa hapon lang tayo nagbibigay. Kung ano yung bibigay natin, kunyari natural line, kunyari probiotics. Ayan. Minsan lang kasi one time feeding lang eh. Normally hindi nila nauubos to, pero pag one time feeding matik ya kulang pa yan. Pansin niyo guys ang linis oh. Pati ilalim nilinisan ko. So lalatag ko na tong ating patukaan. Nagkukumaw siya pag pinakawalan ko sila diyan, nakasarado yan oh. Ayan, bubuksan ko rin yung ilaw. And guys, bukas na yung ilaw oh. Ngayon bibigyan ko sila ng tigis at kalahati. Kasi one time feeding sila, dapat dalawa lang. Kaso medyo gutom na yung mga tropa na yan. Kaya dadagan natin sila ng at kalahati. Ayan, palpasan na natin guys. Yung mga dragon. Ayan o, nagwawala o. Nangyayari pag one time feeding. Turuan nyo na yung ibon nyo ng one time feeding para hindi kayong magsakit ang ulo pag talatawag nila. Pero kailangan healthy ang ibon. Kasi pag may sakit, hindi rin susunod yun, hindi kakain yun eh. Okay ka, tipplers. Wala. Hindi marunong tippler oh. Hindi marunong. Ano, tagal mo, maubusan ka lang kung wala ka na pagkain mamaya. Ayan, yun. Tingnan natin sa labas guys kung ubus na. Ngayon natin sa labas guys, dito tayo. Oop! Oh, clear the area, grabe, simot sarap oh. Oh, ganun lang yan mga kalapatis. Dito naman tayo sa mga bagong sibong. Kasi ito guys, yung bagong sibong natin, hindi pa talaga sila malakas kumain. Ayan, pero kahapon yung patukang binigay ko sa kanila, ubos din. Ito na guys, bigyan na natin sa kanila to. Ayan. So ito, umulan umaraw, nandyan sila sa labas. Kaya magkakaalaman, pag mahinahin na ang breeding natin, yari tayo. Ayan, pansin nyo guys, ang dami na kumakain. Oh. Ayan, so dito lang tayo sa tabi nila. Magsipol-sipol lang tayo para matuto sila sa sipol natin. Oh, di ba? So malapit ko na silang ilipat doon, si bulutong. Kumain ka na bulutong, wala na magsusubo sa'yo.
lahat kumakain na guys, pati yung mga kalbo. Yung kalbo ni Brother Benjo, ayun dalawa oh. Yan oh, may tubo na rin oh. So kagabi, ang lakas ng ulan. Nabasa sila malamang, kaya pati bayan na lang ng resistance, young bird pa lang sila. Ayan oh, hindi pa kakompleto. Sinasanay ko na silang napapalaban niya sa ano, sa weather. Init ulan sila diyan. Malakas lang mabubuhay. Sige, banat. Oh, halos lahat kumakain na guys, pati yung mga bata ito. Oh, pag saan nagutuman yung ibon, matik yan, walang sakit, kakain yan. Pero pag may sakit yan, wala na. Mati. Matitigok na yan. Ayan, sige kain. Kunin ko lang yung tubig nila guys. So yung tubig, ito ko nilalagay sa dulo. Para alam nila na nandito banda yung tubig. Matador, ito ibo mo. Oh, ito yung first batch. Amin sana to, kaso wala. Pinaubaya ko na sa'yo. Red bar, ang ganda. Sige, banat. Sige. Yan, nagkukumawas na rin sila guys oh. Lakas na rin kumain oh. Yan na nyo. Malaking ano yan, malaking bentahe sa atin yan na kumakain sila halos maganda. Ay, gusto na lumon daw. So ito guys, pag natapos ko to, pipinturahan ko na lang itong side na to. Pwede ko nang pagamit sa kanila itong ating side na to. Ayan, tingin ko matatapos ko to, Loben eh. God willing. So pag nagkataon, baka yero na lang ilatag ko rito. Para at least hindi tayo maghintay ng plywood. Baka wala na akong magamit na plywood eh. Yero na lang. Pero welding ko pa rin yan ng pang ano, pang, parang pang gilid-gilid ng ganyan. Para pwedeng lagyan ng ano, atag doon? Rivet. Ayan. Okay guys, balik tayo sa trabaho. Let's go! A few moments later. Time check guys! Grabe! Exactly 5:26! Hindi afternoon! So ito na nga guys, ano? Finally, ayan, marami tayong tae na nakuha ngayon. Ayan. Grabe, oh. Tapos dito, ito nga yung ating progress, mga kalapatids. Ayan. Sarado na tong side na to. Ayan, oh. Clear na. Tapos ito na lang, tsatsagain ko na lang to, baka mga reta-retasong lata na lang lalagyan natin dito, mga kalapatids. Pero magpapahinga na tayo. Medyo sinusumbong pa rin ako ng aking hika. Wala akong hika guys, medyo yun nga, yung paghinga ko medyo masikip pa rin. May mga baradong sipon. Kaya iba pa rin ang aking boses, mga kalapatids. So dito ang target ko, atakpan ko lang din siya. Kasi ayoko naman maglagay dito ng ano, kung ano. O pwede rin maglagay na lang tayo ng tag doon. B-perch, katulad ng mga nandun, no, nakasabit lang dito. Kasi alam ko matataihan to eh, kaya papangit to. Kaya ito sa ngayon, wala siyang tae, kaya malinis pa. Pero pag may sinabit ka na dyan, tataihan yan. Tapos dito rin, no, pansin niyo may pagitan ako dyan. So dapat takpang o rin yan para at least eh, mas safe, mas ano sila, hindi pupunta dyan yung mga droppings. So ito guys, oh, pag sinarado ko to, oh, diba? Okay, sarado-sarado na yan. Pwede na natin lagyan ng kulong ng kalapati yan guys. Kasi dito sa baba, sarado na rin. Ayan o, sa baba o, sarado na. Sa taas, sarado na rin. Kaya pwede na talaga maging kulungan to. Ayan. Tinan nyo yung mga ibon natin guys. Binilang ko, wala pa palang 50 to. Sakto 49 lang. Ayan. Ay, oo, lalampas pala sa 40. Mali pala kasi binilang ko kanina 49. Hindi kasama yung nasa baba. Ayan, dahil pa nasa baba. Kanina kasi nakompleto yung nakompleto lahat ng perch dyan. Ayan, ngayon kulang-kulang na sila kasi bumaba na yung iba. Oh ha? Okay na ha? Di baling mabagal, basta pasulong ang lakad. Sabi nila. Nakakatuwa itong ginagawa natin guys. Ano? Back to back yung ating box perch. Tsaka dito, parang pwede natin maglagay dito ng mga ano guys eh. Madali lang dikitan to ng ano eh. Ng text crew na, kunyari, kung lalagay tayo ng ano, weed wood box. Pwede tayo maglagay na lang dyan diretso. Ito kasi makapal-kapal to. 3 ano to, 1 half marine. Kaya pwede natin magtusok na lang dyan ng text crew. Tapos kabit natin yung
box sports, okay? Pero dito kasi medyo alanganin ako maglagay talaga eh. Para mas gusto ko siya ganyan plain na lang. Katulad din nung nandun natin, 'di ba? Sa side na merong ano, may plain lang, kabilang side lang. Ah, dito lang sa side na 'to yung merong box sports. So dito walang kagalaw-galaw tayo rito kasi nga inuna natin 'yon. Pero loben bukas dito naman tayo maggagawa, okay? I think dito natapusin nating video for today. Shout out sa lahat ng mga tumusuportang tunay sa Larcon Lop. Tanggalin ko na tong pat. Ay, oh, grabe, ubos na ubos, guys, oh. Walang natira, oh. Hoy, ayun yung pigi sa akin tong lagayan niyo ng patoka. Oh, utom na gutom ngayon mga yan eh. Oh, signin niyo yung mga young birds natin. Ito. Busog na busog, oh. Hmm? Bundat na bundat, ha? Hmm? Eh, wala pang balahibo yung pak ano niya, no? Binalay na natin. At siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ko na yan. Like, share, comment, mga kapatid. So yun as always, ingatan naman tayo ng Panginoon. Babayu! Ayan, don't forget to subscribe Ilonggo Connection NB. Ayan, malapit na tayong mag 1,000 subscribers. Naka 500 na siya. So, supportan nyo mga kapatid para makasali kayo. Yan ang magiging requirements natin. Kailangan meron kayong subscription kay brother Ilonggo Connection NB para makasali sa ating mga raffle birds. Hanggang sa muli! Babayu! We'll be right back.